Kasama ang 90s sa itinuturing na golden age ng mga rock bands, dyan nagsimulang makilala at mas sumikat ang mga alternative, grunge, no metal bands at iba pa. At sa sobrang dami ng mga bandang nagsisiksikan sa mainstream, hindi may iwasang may mga banda na naghari at napunta sa mataas na posisyon. At marami din namang magaling na mga banda ang nabibigyan lang ng kaunting atensyon. Sa mga banda noong late 90s, kasama sa itinuturing na underrated na banda ay ang Incubus, na kahit nakakuha ng kasikatan ay marami mga fans nito ang nakukulangan at naniniwalang mas deserve ng banda ang mas mataas na karangalan. Ganun pa man ay marami din namang mga nagsasabing overrated ito. So kayo na mga idol ang magpasya niyan pag natapos mong mapanood itong video. Alam nyo ba mga idol na isa na ang bokalista ng Incubus sa mga pinakatalentadong artist na makikita mo? Isang magaling na bokalista, songwriter, musician, executive producer, game designer at visual artist. Kilala rin ito sa skateboarding at surfing na libangan ito sa mga panahong walang project ang banda. At isa rin itong philanthropist na kilala ang Incubus sa mga awitin nilang Wish You Were Here, Drive, I Miss You, Love Hurts, at marami pang iba. Alam nyo ba mga idol na sila ay bandang nagawang magkaroon ng iba't ibang tugtugan tulad na lang ng heavy metal, funk, jazz, hip hop, techno, post-grunge at alternative na nagpapakita kung gaano ka-versatile ang banda. Halika at mas kilalanin natin ang bandang Incubus. Paano nga ba sila nabuo? Nasaan na sila ngayon? Talakayin nating lahat yan pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol! Nabuo ang banda noong 1991 sa San Fernando Valley sa Calabasas, California. Kinabibilangan ito ng noon ay 10th grade na magkaklase na sina Brandon Boyd sa vocals at percussion, Mike Einziger bilang gitarista, Alex Catonich sa bass, at si Jose Pasilas naman sa drums. Malaki ang impluensya ng Red Hot Chili Peppers sa mga una nilang tugtugan na funk metal. Pero habang tumatagal, napupunta na rin ang banda sa mga tugtugang thrash, rap metal, post-grunge at alternative rock na may impluensya naman ng bandang Korn. Kumbaga mga idol ay nagsimula ang banda na kopyahin ang mga bandang kanilang hinahangaan, hanggang sa dumating nga ang panahon na nagkaroon sila ng kanilang sarili at original na style. Nakuha nila ang pangalang Incubus isang oras bago maganap ang kanilang pinakaunang gig. At dahil wala silang magandang maisip, ay tumingin si Mike sa dictionary at doon nila nakuha ang pangalang Incubus na kilalang isang uri ng demon na lumalabas sa gabi at nakikipagtalik sa panaginip ng mga kababaihan. Pabirong sinabi ni Brandon na para sa grupo nila na 15 years old lang nung panahon na yon, isa umanong basihan kaya napili ang Incubus ay dahil may sex umano sa definition nito. Noong 1994, pagka-graduate nila ng high school ay regular na silang tumutugtog sa iba't ibang parte ng Southern California. At noong 1995, idinagdag nila sa banda ang hip-hop turntablist na si Gavin Coppel na mas kilala sa alias na DJ Life. Nag-release ang mga ito ng isang extended play at noong November 1, 1995 ay sinundan nila ito ng debut album na tinawag nilang Fungus Among Us sa ilalim naman ng sariling record label na Stop Ugly Nail Fungus Music. Kalaunan ay pumirma ang banda sa Immortal Records na naging pagmamayari naman ng Epic Records. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, andito din sa label na ito ang bandang Korn at ang A&R na si Paul Pontius din ang nakadiscover sa mga ito, parehas ng taong nakadiscover sa Incubus. Noong 1997, gumawa muli ng extended play ang banda na may pangalang Enjoy Incubus para lang may maipakitang record sa mga ito kapag nagtutur sa Europe kasama ang Korn. Noong September 9, 1997, na i-release naman ang pangalawang studio album ng banda na tinawag nilang Science. Dito
ay inalis na nila si Coppel dahil hindi umano maging productive ang banda dahil dito. Pinalitan ito ni Chris Gilmore na mas maganda ang chemistry sa banda at may maganda umanong pananaw sa buhay. Samantala ay nakabenta lang ng 100,000 copies ang Science dahil wala itong suporta na exposure sa mga radyo at telebisyon. Noong October 26, 1999, na i-release naman nila ang kanilang pangatlong album na Make Yourself, kung saan ay na-certified itong double platinum ng Recording Industry Association of America sa tulong na rin ng mga single na Pardon Me, Stella at ang Drive na nagbigay ng ticket sa banda papunta sa mainstream. Agad itong nag number 1 sa top alternative charts at naging number 10 pa sa Billboard Hot 100. At para naman simulan ang taong 2000 ay nag-tour ang mga ito na kasama ang mga bandang System of a Down at Mr. Bungle. Noong October 23, 2001 na i-release naman ang pang-apat na studio album na Morning View, kung saan ay kasama naman ang apat na singles na Warning, Are You In, Wish You Were Here at Nice to Know You. Pumasok ito sa number 2 ng Billboard 200 at nakabenta ng 266,000 copies sa loob lang ng isang linggo. Sinundan nila ito ng pagsasagawa ng malawakang tour sa Europa, Australia at Japan. Tapos bumalik sa US para naman mag-tour kasama ang matagal na nilang kaibigan na bandang Hobastank. Dito mga idol ay umalis na ang bassist nilang si Alex na mas kilala sa alias nitong Dirk Lance dahil umano ito sa personal differences. Pinalitan ito ni Ben Kenny na dati namang gitarista ng The Roots. Noong 2003 mga idol ay nagkaroon ng insidente nung magpangita ang dati nilang miyembro na si Coppel at ang pumalit dito na si Chris. Palibhasa mga idol ay masama pa rin ang loob nito sa pagtanggal sa kanya sa banda ay dinuraan nito sa mukha si Chris at sinundan pa ng pagbabanta sa buhay nito. Kung kaya naman ay nauwi ito sa pagdidemanda ni Chris at mula noon ay nabigyan ng restraining order si Coppel. Bawal na itong lumapit kay Chris at sa kasintahan nito. Noong February 3, 2004, na i-release ang panglimang studio album na A Crow Left of the Murder, kabilang ang mga single na Megalomaniac, Talk Shows Unmute at Agoraphobia. Pumalo agad ito sa number 2 ng Billboard 200 at bumenta ng mahigit sa 332,000 copies sa loob lang ng isang linggo. Na-certified din ito bilang platinum album. Noong November 28, 2006, na i-release naman ang pang-anim na studio album na Light Grenades, kung saan ay kabilang naman ang mga single na Oil and Water, Dig, Anomaly at Love Hurts. Ito lang ang album ng Incubus na nag number 1 sa Billboard 200 na bumenta ng 165,000 copies sa loob lang ng isang linggo. Ganun pa man ay gumawa din ito ng negatibong record dahil ito ang itinuturing na biggest drop from number 1 sa history ng Billboard. Bigla kasing bumagsak ang album na ito mga idol from number 1 to number 37. Naging gold album lang ito sa US na bumenta lang ng mahigit sa 500,000 copies. Noong 2008 ay nagkaroon ng hayatos ang banda. Nagpahinga muna ang mga ito sa pagbabanda para makapag-focus sa kanya-kanyang personal na buhay. Dito mga idol ay pumasok si Brandon sa isang art school ng isang semester. Tapos si Mike naman ay nag-enroll sa Harvard Music para mag-aral ng komposisyon, habang si Jose naman ay nagkaroon na ng anak. Noong 2009 ay muling nagpangita si Coppel at Chris sa isang tindahan at muli na namang nagpakita ng pagiging agresibo si Coppel, kung kaya naman ay nabigyan ito ng judge ng panibagong restraining order. Sa asal ng taong ito mga idol, siguro ay alam na natin kung bakit siya tinanggal sa banda. Noong July 6, 2010 ay nag-release si Brando ng kanyang solo album na nag-debut naman sa number 33 ng Billboard 200. Noong July 12, 2011, lipas ang isang taon ay na-release naman ang pangpito at comeback album ng Incubus na If Not Now When, kung saan ay nabibilang ang mga single na Adolescence at Promises Promises. Pumalo muli ito sa number 2 ng Billboard 200 at nag number 1 sa ibang Billboard chart tulad ng top alternative albums, top hard rock albums
at Top Rock albums. Pero bago matapos ang 2011, bumagsak ito sa number 198 ng Billboard 200. Pero tulad ng mga naunang album, sinundan nila ito ng malawakang tours para suportahan ang album na ito. Noong 2012, nakasama nila ang Linkin Park sa ginanap na 2012 Honda Civic Tour. Pero pagkatapos noon, nagkaroon muli ng mahabang pahinga ang banda. Kahit tuloy ang pagre-release ng compilation album, extended plays at pagkakaroon ng mga konsyerto, hindi naman sila agad nagkaroon ng kasunod na album. Na ayon naman kay Brandon, nag-enjoy sila at nakatikim sila ng sarap ng normal na buhay sa labas ng banda. Nagsimula lang silang sumulat muli ng mga awitin para sana sa panibagong extended plays, pero hindi nila inaasahan na makabuo ng madaming kanta. Kung kaya naman, nagpasya na lang silang mag-release ng panibagong studio album. Noong April 21, 2017, na-release nila sa wakas ang pangwalong studio album na tinawag nilang 8, kung saan kabilang ang tatlong singles na Loneliest, No Fun at Nimble Bastard. Pumalo pa rin mga idol ang album na ito sa number 4 ng Billboard 200 at sinundan nila muli ito ng malawakang tours sa South America, Europa at sa Asia, kabilang dyan ang Pilipinas. So far mga idol, ito na ang naging pinakahuling studio album ng Incubus. Nasundan ito ng pagre-release ng mga bagong single ng 2009 kasabay ng kanilang malawakang tours para sa celebration ng 20th anniversary ng Make Yourself album. Naging usap-usapan na baka magkaroon pa ng bagong album ang banda dahil nagre-release pa ang mga ito ng mga bagong kanta. Ganun pa man, inilinaw naman ang bassist ng mga ito na si Ben na may nabuo sila mga bagong kanta, pero hindi sila sure kung magre-release sila ng bagong album dahil ayon dito ayaw ng banda na tumigil ng matagal sa studio. Nung panahon kasi ngayon mga idol, hindi na talaga ganun kalakas ang benta sa mga albums. Kaya kung mapapansin nyo, karamihang banda ngayon sa tours na lang bumabawi. Noong April 17, 2020, yung mga kantang kanilang inirelease, doon na lang nila inilagay sa kanilang extended play na may pangalang Trustfall Side B. At dahil sa pandemya, napatigil na rin ang tours ng banda. Ganun pa man, habang naka-lockdown, pagsusulat ng mga bagong awitin ang naging libangan ni Brandon. Kaya sa tulong ng ibang cover songs, nakabuo ito ng sapat na materials para makapag-release ng panibagong solo album na binigyan nito ng pangalang Echoes and Cocoons. Noong 2021, bilang celebration ng 20th anniversary ng kanilang Morning View na album, pumunta ang Incubus sa Malibu Beach House, kung saan dito nga nila isinulat at binuo ang album na ito. Nagsagawa ang mga ito ng isang konsyerto dito na naka-livestream, kung saan kinanta ng banda ang buong katalog ng album na Morning View. Sa kasulukuyan, aktibo pa rin ang banda sa pagbabahagi ng musika, katatapos lang ng kanilang tours nitong March, at magsisimula muli sila ngayong July 5 at magtatapos muli October 9 sa taong kasalukuyan. Sa ngayon mga idol, habang ginagawa ko itong video, mayroon silang 8 studio albums, 4 na live albums, 2 compilation albums, 4 na video albums, 26 na music videos, 5 extended plays at 26 na singles. At para naman sa mga katanungan at pinagtatalunan ng napakarami kung underrated ba ang Incubus o overrated, para sa akin isa yang usapan na walang katapusan. Dahil ang opinyon ng isang tao laging nakadepende kung gusto o ayaw niya sa isang banda. Kaya mas mabuti respeto na lang at i-enjoy na lang ang kanilang magandang mga musika. Dahil kahit overrated man yan o underrated, ang mahalaga ay nag-iwan sila ng mga timeless na mga kanta na siguradong hindi natin pagsasawa ang pakinggan hanggang sa ating pagtanda. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.